Magandang buhay, mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Pilkan sa Montreal. Tara, samahan ninyo ako, ipapasyal ko kayo dito sa isa sa mga colleges na malapit lamang po sa place ko. Walking distance lang po. So, napapansin ninyo, mga kaibigan, marami pa rin pong snow, pero ang weather po ngayon dito is medyo mild na lang, kaya po ang aking sweater na lang is hindi na po pang heavy winter. Kaya light lang po, hindi na po masyadong malamig ang panahon. Pero, chilly pa rin. Ayan. Makikita po ninyo, ayan po, isa po ito sa mga, yung letter G. Ibig po sabihin, Godin, Gerald Godin. So, ito po yung college na French school. Ayan. Katabi po nito is charts. Ayan, makikita po ninyo doon sa taas, yun. Ayan po. So, ito po, compound po ito ng Gerald Godin. At ang likod po nito ay lake. At papakita ko po sa inyo ang itsura ng lake pagka winter. Dahil medyo mild na nga po ngayon, kaya ang tubig po doon sa river ay nagme-melt na. Nagsisimula na po matunaw. So, ayan guys, so, ipapakita ko po sa inyo. Winter pa rin, hindi pa rin po spring. Kaya, maganda lang ang weather ngayon. March 10, kaya po, mild lang siya. Kaya nga, wala po akong bonnet. Pero, malamig pa rin. So, ayan guys, ito po ay charge po dito sa school. Ayan po siya guys. Ayan. Ayan guys. Kita ko po sa inyo. Friends, school po ito. College. Ayan. Pag summer po, maganda po dito. Kaya marami po mga table dito sa labas. Dahil maganda po dito magtambal. Tsaka, tinang ninyo guys, yung pong pine tree. Kasi pag winter dito guys, ang pine tree, hindi naglalagas. Yan lang. So, yan. Yan mga estudyante po dito. Dahil po, spring break dito, kaya kukunti po ang tao. Dahil yung iba po naka-spring break pa. So, ayan guys, ang kabuuan ng college, Gerald Godin. Doon. So, malaki po ang compound niya. Ayan. Ayan po. Ayan po ang parang pinaka-entrance nila. Ayan, Gerald Godin. Ayan po. Ayan po. 20 years na po sila. Ayan. Isa po ito sa isang malaking college dito sa malapit lang po ito sa tinitirhan ko. 10 minutes by walk. At ang likod po dito, maganda. Kaya tara, ito po yung harap. Yan. Ang harapan po ay siya yung mga pine tree na yan. Presko po yan pag summer. At ito po. Ganda. Ayan. Taas po. Ayan. So, malaki po ito. Yung compound. May si Jesus. Mayroon po silang church sa loob ng school. At yan po. May parkingan din po ng car doon. Mayroon din po dito. Yung may sasakyan. Pakunti po ang sasakyan. Gawa po ng naka-spring break po sila.
So ayan guys, papakita ko po sa inyo yung likod ng school, yung river po. Mapapansin ninyo yung pong iba, frozen pa, pero yung pong ibang side ay natutunaw na, kaya makikita nyo na po yung tubig. Lala, ayan, ito po yung likod ng school. Ayan, yung building na yan. Ayan. Park pa rin po. Ayan guys, ang ganda. Ganda dito sa likod. First time, matagal na po ako dito nakatira sa street namin ito, sa Gouin Boulevard. Pero ngayon lang po ako nakapunta dito sa likod ng school. Doon po sa harap, yes, napuntahan ko na po yan, nadadaan ako. Pero ngayon lang po ako po nakarating dito sa likod. Ayan po ang likod ng Gerald Godin College. Ayan. So makikita ninyo guys, yan, walang dahon, wala pang dahon ang mga puno. Pero by April po, spring na, doon naman na magsisimula magsibul or lalabas ang mga dahon. So ayan guys, so marami pa rin pong snow. Pero hindi na po mataas dahil the other week po nag-snow, pero nag-melt na po siya, depende sa weather. Ayan guys. Ngayon papakita ko po yung lake. Ayan. Nakikita niyo guys, ayan na po yung river or lake. Parang lake po daw ito kasi paikot-ikot lamang po ang tubig. Yan. Ayan guys. Kita nyo ang ganda po. So yun po yung kalagitnaan po yun. Diba? Frozen pa yung river nila. Ayan. Ayan po. Yung nakikita po ninyo tubig yan. Pag summer po, marami po dyan mga nagbo-boat, marami po dyan nag-skidoo, marami dyan marami kayong makikita ng different kind of boat, maliit, malaki. Yan, tapos doon naman po sa may bridge doon sa may unahan, marami po doon nagpipishing. Yung po na makikita ninyo mga bahay doon sa kabila is another village na po yon. Yung po ay Jack Bizard. Yung pong tinuturo kong yon, yung po ay church doon sa kabila sa Jack Bizard. Yan. So yung makikita po ninyo may mga bahay dyan na merong parang ano, yan, ibig sabihin meron silang mga boat. So pagka winter, ginagarahin na nila yon, tinataas na nila, hindi nila iniiwan dito sa tubig yung mga boat nila, yung mga ano nila, whatever, kung anong klaseng boat sila meron. So ayan po, makikita ninyo na meron silang hagdanan doon, ibig sabihin may mga boat sila. So ayan guys, frozen pa po yung ibang part ng tubig. Pero dito po makikita ninyo doon. Natutunaw na po, nagsisimula na pong matunaw yung snow. So pag alam nyo guys, pag halimbawang talagang minus 30, talagang frozen, talagang malamig na malamig. Marami po dyan ang ginagawa naman po nila dyan, dyan po sila ice skating. Dyan sila naglalaro. Ice skating naman po. Pero pag delikado po, pag halimbawang hindi talaga frozen, ibig sabihin baka mahulog o matunaw kayo. Kaya delikado rin. Hindi kayo basta allowed na pumunta kayo sa gitna. Meron pong places na talagang open for public na pagka frozen yung lake or yung river, pwede po kayo mag-ice skating doon o maglaro. So, yun guys. I'm naipakita ko po sa inyo ang itsura po ng river dito po sa malapit sa amin, sa likod ng school ng Gerald Godin. Yan po. Ang ganda ng ano doon, no? Blue sky. Pero yung iba is cloudy. Pero doon, blue.
Ang ganda ng pagka blue sky. So ayan guys, yan po. Tingnan nyo guys, oh. Lulubog ako. Ayan. Ayan. Oh, nice. Oh. Diba? Ang ganda. Oh. Ganda ng view. Siguro yung mga may mga tao doon sa likod ng school, siguro nakikita siguro nila kung ano kayang ginagawa ng babaeng 'yon. Okay, so I hope guys na nag-enjoy kayo sa short video ko po. Nakita ko lang po ang itsura ng river pagka winter. Ayan po, frozen po ang tubig. Pero doon po sa area na 'yon, is natutunaw na po. Kasi medyo warm po ang weather ngayon. So ayan guys, ang ganda ng view, di ba? Maganda lang, pero pag hindi ka sanay sa lamig, talagang ayaw mong halos lumabas. Ayan. Oh guys, oh, lumulubog ako. Ayan. Tinan nyo naman guys, oh, pababa dun sa lake. Oh. Ayan. Delikado. Maganda, kaya sabi ko nga sa inyo, first time po makapunta dito. Kaya sabi ko, try ko maglakad-lakad dahil off ko naman. At saka matagal na rin ako hindi nakakapag-video. Wala akong masyado na ibabahagi sa YouTube. Kaya sabi ko, why not lumabas ako at maganda naman ang weather. So ayan guys, oh, yan ang view ng aking papakita sa inyo ngayon. Dito po yan sa likod ng Gerald Godin College. Dito po yan sa malapit lamang po sa akin. Walking distance lang po. I hope guys, nag-enjoy po kayo. Ayan po ang aking background. Wala pa pong dahon. Ayan. So, ayan, iikot ko kayo. Ayan po nakikita ninyo, frozen lake pa rin po. Wala pa rin tubig doon. Ayan. Ayan. Yung medyo light doon. Ibig sabihin madali nang matunaw, pero yung puting-puti po, frozen na frozen pa po yun. So hanggang doon po ako nakatira. Doon. 10 minutes walk. Ayan. Pag summer po, yan, mula doon sa aking apartment, nilalakad ko po yan hanggang doon sa may bridge. Hindi nyo lang po makita kasi po hindi tayo pwedeng makababa doon. Delikado. Pero yan po ay nasa kabilang town na. Kumbaga kami, Gouin Sainte-Genevieve, doon po sa kabila is ibang area na po. Jack Bizard na yon. Or Il Bizard. So, ayan guys. Ang ganda ng view. Nag-i-enjoy po ako kasi I am a nature lover. Ayan. Diba ang ganda? I'm enjoying the view. Ayan. So, yun po ang makikita ninyo mga kabahayan doon sa kapila. Yun po. Ibig sabihin, tatawid po ko sila. Or, kung marukong magaling kang swimmer, pwede ka sigurong lumangoy papunta doon sa kabila. Malalim naman din. Malalim po yan, syempre. Okay guys, I hope na nag-enjoy kayo sa short video ko. At sana po, huwag po kayong magsasawa manood ng mga binabahagi ko. At please po, please support and please, yung hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po. Pilkan sa Montreal. Thank you guys for watching and thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, mga kaibigan ko, mga family ko at mga kakilala ko. Thank you. Huwag po kayong magsasawa. So, isang sulya pong muli. Ayan po ang background ko. Tubig na frozen. Yan. Ayan doon na. Guys, nakikita niyo yan doon. Ano na. Tunaw na. Yan.